Good day guys for today's video. Bumisita nga pala tayo ngayon dito sa CF Moto Wheeltech Canlalay Binyan para i-check yung bagong cruiser bike na ino-offer nila. Isa nga pala ang motor na to sa pinaka best selling bike nila ngayon dahil sa bruskong forma at napakalakas na arangkada nito. Okay guys, no, nandito nga pala tayo sa CF Moto Wheeltech Binyan Canlalay, no, para silipin yung kanilang bagong motor na ino-offer, which is cruiser bike na 450cc. Tara, pasok tayo sa loob, silipin natin. Isa sa pinaka-espesyal sa motor na to, ang engine pala ng CLC ay katulad din sa engine ng 450SR and NK450. Kaya naman yung tunog na nagagawa nito, medyo may pagka-muscle type kasi nga naka 270 degree crank din ito. Kaya tara, tingnan natin yung sound niya. Bukod sa magandang tunog, ang makina nito ay capable ding magbato ng malakas na power dahil ito ay kargado ng 450cc inline 2 engine na kayang sumagad sa 40 horsepower at may arangkada na 42 Nm of torque at 6,250 RPM. Kaya naman ramdam na ramdam mo talaga ang malakas na arangkada nito sa unang birada. At dahil sa tulong ng double balancing shaft nito, mas less yung mararamdaman nating vibration sa motor na to tuwing naandar na tayo. Naging macho pa nga ito tingnan dahil sa malaking radiator nito na talaga namang nagbibigay ng maskuladong looks sa CLC. Unlike nga sa ibang motor na dekadena, ang CLC naman ay ginamitan ng drive belt. Sabi nila mas maganda din daw ang disinturon dahil mas efficient nitong naitatransfer ang power ng makina papunta sa kanyang rear wheel. Nagets ko na nga din kung bakit malakas ang hatak nito kasi malaki din pala ang kanyang sprocket sa likod. Isa nga rin sa pinaka-highlight sa motor na to ay yung silver nameplate na makikita natin sa engine nito na sumisimbolo sa existence at legacy ng CF Moto. Isa nga rin sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang double chamber na exhaust kasi parang basuka ito kung titingnan mo. Naging premium pa nga lalo ang looks nito dahil sa kanyang matte ceramic finish kasi kung makikita nyo nagmukha talaga siyang mamahalin. Kung titingnan naman natin ang kanyang looks, masasabi natin na cruiser bike din talaga ito. Pero kung susuriin mo siya ng maigi, medyo may pagka-bobber din ang pormahan nito. Ang isa nga sa magpapatunay dyan ay yung kanyang ignition kasi nasa baba siya. Normally kasi sa mga bobber nakapwesto sa lower part yung kanilang keyhole. Bali dalawa nga pala ang susian nito, yung isa na nasa bandang itaas, bali eto nga pala yung lock niya sa steering para hindi magalaw. Retro styling nga din itong maituturing dahil sa mga bilugang parts na nakalagay sa motor na to, katulad nitong headlight na napakalakas ng projection sa gabi. At syempre may pass-through light na rin ito, and also yung kanyang mga signal lights ay pabilog din ang hulma. Nakakatawa nga yung taillight niya kasi 2-in-1 na pala ito dahil eto na rin ang kanyang signal light. Pati nga rin yung kanyang side mirror, pabilog din. Akala ko nga bawal na yung mga bar end mirrors pero pwede pa naman pala dahil eto ang stock mirror ng CLC. Kaya ang ibig sabihin lang yan ay approve ito ng LTO. Sa kanyang panel, ito ay naka 3.6 inch round curve TFT display. Colorful and bright naman siya kaya madali mong maiintindihan yung mga key information na kailangan mo sa CLC 450. Isa nga din sa nagpamacho sa motor na to ay yung kanyang big fat fuel tank na kayang magkarga ng 12 liters. Samahan mo pa ng napakakintab na Monza style cap. Dahil sa tanke nito, iisipin mo tuloy na 1000cc siya dahil sobrang laki nga nito. Naka leather seat na nga rin pala ang upuan nito na napakalambot ng foam, and also yung kanyang mga foot peg ay naka rugged style na rin na talaga naman nagbibigay ng magandang grip sa sapatos mo. Ang laki nga rin pala ng kanyang brake fluid, and also yung kanyang mga lever ay adjustable na rin. Halos nababalutan nga ito ng puro metal dahil kahit yung mga fenders nito ay gawa rin sa bakal. Pero kahit ganun pa man nagawa pa rin mamanage ng motor na to na tumimbang lang sa 181 kg. Not bad na rin para sa ganito kalaking motor. Sa kanyang brakes ito ay naka J1 4 piston radially mounted na caliper, nakakambal ang isang 320mm na rotor disc. Ganun din sa likod na naka single big piston na may 220mm disc, and both brakes equipped with ABS. Kaya asahan natin ang excellent stopping power na maibibigay nito. Sa kanyang suspension, meron itong 37mm na upside down fork at sa likod naman ay naka monoshock ito na may preload adjuster na rin. Mababa lang din pala ang seat height nito na suitable sa mga Pinoy. Kung makikita nyo, nakabend pa nga ang tuhod ko. And also malaki din ang kanyang steering radius kaya madali kang makakabuelta.
Sa kanyang gulong ito ay naka 130 by 90 by 16 sa unahan at 150 by 80 by 16 naman sa likod. Naka multi-spoke na nga rin pala ang mga wheels nito. Sa kanyang mga button, makikita natin dito sa left handlebar yung kanyang joystick, signal switch at pass-through. Sa right handle naman dito nakalagay yung push start at kill switch. Huwag kayong mag-alala, madali lang gamitin ang joystick nito. Tara, testing natin. As you may know, no, ang CLC 450 ay may traction control na rin. No? So standard na yon sa motor na to. Actually guys, kung gusto nyo talagang ma-maximize yung full potential power ng motor na to, pwede nyo ding i-off yung kanyang traction control. Tara, halika, tingnan natin. So bali, para magawa yon, kailangan nyo lang i-click yung enter. Tapos may lalabas na settings dyan. So enter nyo lang ulit. And then, ayan na, yung TCS, traction control system. So as of now, naka-off siya. Pero dahil bago yung may-ari nito, so kailangan i-on muna natin for safety na rin, no? For safety reason na rin. So available nga pala ito in 3 colors. Meron tayong black, red, at gray. At nagkakahalaga naman ito ng 287,900 pesos. Kung gusto nyo din itong makita sa personal, feel free to visit lang dito sa CF Moto Wheel Tech Canlalay and look for Mr. Kirby.